huwag mo akong mumurahin. Sa buong buhay ko, ikaw pa rin yung taong nagmura sa akin. Walang iya ka. Ikaw ba nagpapakain sa akin, ha? Hanggang ngayon, wala ka pa rin. Yang utang mo! Magbabayad ako. Pagdating ng kapatid ko, isasaksak ko sa baga mo yung pera. In the first place, pera mo ba yan? Binabayaran ka lang naman para maningin. Makasingil ka naman sa akin. Akala mo ikaw yung inutangan ko? Check mo ulit yung pagmumukha mo sa mga kakilala mo sa social media. Go ahead. Tell them. Tignan lang natin kung maniniwala sila sa'yo. Posted ka na bilang magnanakaw at isusunod na namin ang mga contacts mo. Alam mo, isa lang masasabi ko sa'yo. Go to hell! Chen? Chen wants to drink, huh? Oh, you're not thirsty. Can you please stop talking? You're so noisy. I'm on the phone. Sorry, madam. Sama? Mom, can I check your bag? Why, sir? I need to check your bag. Her wallet is missing. Madam, I didn't get wallet. 只有你在这里。 这个吗？就是我的钱包。I didn't get that, sir. I didn't get that. I didn't. No, madam, sir. I'm sorry, but you have to go with me to the police station. But I didn't do anything, sir. I'm so sorry. You have to come with me. Madam, please. Lahat tayo. Sigurado kung may kamag-anak, kapitbahay o kakilala na nag-OFW. Gaya na lang ni Judith na nakipagsapalaran sa Hong Kong bilang isang yaya para maitaguyod ang mga anak na sila Catherine, Kiko at Selena. Pero isang araw, bigla na lang hindi nagparamdam si Judith. Kaya napilitan ang panganay niyang si Catherine na tumayong magulang sa kanilang mga kapatid. Paano haharapin na magkakapatid ang buhay nang sila-sila lang at wala na ang kanilang ina? Tungkol dyan ang ating tampok na kwento dito lang sa Tadhana. Ate, bakit ano problema? Ano nangyari sa'yo? Ate, nailoko. Baka mababa yung sugar ko. Ha? Nag-insulin ka na ba? Baka mamaya nagpagutom ka, ha? Kumain ka ba, Candy? Di ba sinabi ko sa'yo, magsabi ka sa'kin kapag wala ka ng insulin? Alam ko naman ako tinabi dito, eh. Wala ba dyan sa drawer mo? O sa bag? Selena! Selena! Tita! Tita! Tita, Jopet! Tita! Tita, si Selena po nahimatay. Kailangan ko po siya dalhin sa hospital. Ano si Jopet? Jopet, bakit mo si Selena nahimatay? Jopet, dalhin natin siya sa hospital. Bilisan mo! Selena! Mahatid mo siya! Halika na.
Selina. Sure, ayos lang si Selina. Ang alam ko kasi kakabili ko lang ng insulin niya eh. Hindi ko naman alam na ubos na pala. Nakontak niyo na ba ang mama niya sa Hong Kong? Katika, magiging okay din ang lahat, ha? Chopet, salamat, ha? Lagi ka nandyan para sa kapatid ko. Walang anong manate. Ate? Ano nangyari? Bigla na lang nawala ng malay si Selina. Doc? Stable naman na po ang kalagayan ng kapatid niyo. Pero just to be sure, pinalab test ko na rin siya. Hintayin na lang po natin ang resulta. Salamat po, Doc. Mauna na po. Salamat po, Doc. Salamat po, Doc. Sige po. Patingin nga, ate. Ano kayo yung mga gamot na kailangan na rin bilhin? Yan yung reseta ng mga gamot niya. Tsaka yung pang lab test niya. Nandiyan na rin yung presyo ng lahat ng kailangan bayaran. Nako, ang mahal naman nito. Eh, hindi pa kasi yung kinita ko ngayong araw eh. Baka may pera ka dyan. I mean, kahit magkano. Wala. Wala din ako ngayon, Tol. Hello, Tita. Tita, kailangan ko po ng pera kasi na-hospital si Selina. Sorry, Katrin. So, walang-wala talaga ako ngayon. Ipag sa akin talaga kay Selina, magpagaling siya, ha? Mars, pasensya na, pero utang sana ako. Mars, sorry. Kakabayan ko lang ng tuition, eh. Kahit konti. Talaga, Mars. Sige, salamat na lang din. Ate, may balita na ba? Wala akong mahanap na mautangan eh. Itawagan na kasi natin si Nanay. Kiko, ilang buwan na natin siya tinatawagan. Nakailang sulat na nga rin tayo sa kanya eh. Kulang na lang ipahanap natin siya sa Hong Kong Police. Tapos ngayon sa tingin mo, sasagutin niya yung tawag natin, ha? Eh, baka naman busy lang siya. Wow, busy? Ang sabihin mo, baka nag-asawa na ng inchik tapos iniwan na tayo. Ate naman. Kung gusto niya talaga tayo kamustahin, eh sana noon niya pag ginawa yun. Mag-iisang taon na, Kiko. Isang taon. Pudpud na nga yung mga medyos na pinadala niya eh. Tanggapin mo na kasi na iniwan na tayo ni Nanay. Hindi totoo yan. Baka may nangyari lang sa kanya na hindi natin alam. Ate, kung isang lako na lang kaya yung phone ko. Wag, ginagamit mo yun sa trabaho eh. Eh. Paano kung isang lako na lang kaya yung laptop ko? Ate, wag yung laptop mo eh. Paano ina-apply mong VA? Diba? Diba?
Tapos ba ang budget mo? Ate. Sagot namin kayo. Download na ang Bigay Agad online cash loan. Meron akong ID dito. Legit kaya to? May choice ba tayo, ha? Tsaka ngayon lang naman yan eh. Ano pa yung mga kailangan? Eh, wala. ID lang hinihingi eh. Teka, anong app ba to? Da-download ko. Ayan. Baka makautang tayo dito. Ayan, ate. Selina, may pang lab test na ta. Selina? Selina? Uwi lang ba sa wala ang diniskarte ang pera nila Catherine para may pangbayad sila sa ospital? Pero teka, nasaan na nga ba si Selina? May nangyari bang masama sa kanya? Selina, may pang lab test na ta. Selina? 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 Anak ko! Huwag akong iiwan! Lumaban ka na ko! Selina! Anak ko! Selina! Selina! Miss, anong problema? Miss, yung kapatid ko nawawala. Kanina umaga, nakahiga lang po siya sa kama. Nasaan yung kapatid ko? Nasaan yung kapatid ko? Bakit ganun? Di ba doktor ka dito? Miss, nakikita mo, hindi lang yung kapatid mo yung pasyente rito. Kahit na! Di ba dapat minomonitor niyo yung mga pasyente niyo dito, ha? Paano kung may nangyaring masama sa kapatid ko? Ate? My God, Selina! Muntik mo na ako bigyan ng heart attack, kakahanap sa'yo dito! Ate, ano ba? Nagpasama lang ako kay Jopet mag-CR. Uuwi mo, ate. Dok, sorry ah. Ate, nakakahiya ka. Ikaw yung nakakahiya. Di ba nandito ka para magpahinga? Hindi para lumandi. Ate Kat, sorry po. Wala po kasing available na nurse kanina, kaya... Kaya ikaw nagpresenta sa CR, ganun. Ate naman. Sorry. Nag-alala lang talaga ako sa'yo. Sorry, ate. Ate, chill ka lang naman paminsan-minsan. Anong chill, ha? Kung alam mo lang kung ano yung pinagdaanan namin ng kuya mo para makahanap ng perang pangbayad pang ospital mo. Sorry na. Selina, muna na ako, ha? Kitakits lang tayo mamaya. Salamat, ha? Lalang yan. Jopet, pasensya na ha. Alam mo naman kung gaano ko kamahal yung kapatid ko. Gets ko naman yun, te. Masya, muna na ako ha. Dito ka lang. Isasettle ko yung bill natin. Ito ka, alis dito ka lang. Sabi. That you're qualified for the job, but to be honest, I got lots of applicants and I got lots of resumes to go through and decide whom among you I'll be hiring. Okay, sir, but I really need this job right now. It will take me about a week to basically check everything out and evaluate the resumes and applicants and so on and so forth. So within a week, I'll get back to you or whoever is going to be hired for the job, and I hope that's okay with you.
Yes, sir, that would be nice. I appreciate that. Once again, sir, thank you so much for this opportunity. All right. So I wish you all the best and talk to you soon. All right. Take care. Bye. Bye, sir. Diyos ko naman, 1 week pa. Ate. Ate. 1 week pa talaga? Eh, paano yun eh? Due date natin next week ha. 20K yun. Eh, yung kinita ko ngayon, pambayad lang natin ng internet tsaka kuryente. Baon pa ni Selena tsaka pang insulin niya. Tawagan mo na lang ulit si nanay. Pwede ba, Kiko? Tumigil ka ng umasa? Nay, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi ko na yata kaya. Nay, kung nasan man kayo, sana naman magparamdam ka. Kasi hirap na kami dito. Nay, kailangan ka namin dito. Kailangan namin ng tulong mo. Ay, mahal na mahal ka namin. Yes, Lord. Gabayan niyo po kami sa isa na naman pong pagsisimula ng araw ng pagtatrabaho. Maraming salamat po sa mga biyayang ibinigay niyo po sa amin at sa mga biyayang matatanggap po namin for today. Amen. 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 Okay, let's do this, guys! Naku, guys, galingan ninyo para... Maraming kita! Yes, totoo yan. Jopet? Yes, po. Kakasimula mo pa lang dito, hindi ba? Opo. So ano, nakita mo na ba kung ano yung proseso namin dito? Opo. Kakayanin? Kakayanin, madam. Kakayanin. Good! Alam ko naman na kakayanin mo at alam ko na someday magiging successful ka na agent. Ay, salamat po, madam. At kung meron ka mga questions, problem, lapitan mo lang ako. Sige po, madam. Magbayad ka na ng utang mo, no? Kung hindi pagkakalat ko na adik ka, ang kapal na mukha mo, uutang-utang ka, wala ka naman palang pera. Naghihintay ng mga pide sa'yo, loko ka. Pati pamilya mo madadamay sa ginagawa mo. Mami! 60,000 pesos ka sana na! Ay, wow! Congratulations, Ma'am Reza! Ako, dahil kota ka na, may 100% incentive ka. Alright? Ganun lang kadali. Diba? Alam mo yung sweldo niya na 30,000 pesos? Ngayon, 600,000 na 60,000 pesos. Yeah! Ano gawo? Takutan lang yan. Ikaw, gano'n ba katapang yung sikmura mo? Huwag mo akong mumurahin. Sa buong buhay ko, ikaw pala yung taong nagmura sa akin. Walang iya ka. Ikaw ba nagpapakain sa akin, ha? Hanggang ngayon, wala ka pa rin.
yung utang mo! Magbabayad ako. Pagdating ng kapatid ko, isasaksak ko sa baga mo yung pera. In the first place, pera mo ba yan? Binabayaran ka lang naman para maningin. Makasingil ka naman sa akin, akala mo ikaw yung inutangan ko? Check mo ulit yung mga pagmumukha mo sa mga kakilala mo sa social media. Go ahead. Tell them. Tignan lang natin kung maniniwala sila sa'yo. Posted ka na bilang magnanakaw at isusunod na namin ang mga contacts mo. Alam mo, isa lang masasabi ko sa'yo. Go to hell! Dapat nagpapasindak. Madam, legal ba itong ginagawa natin? Mas mahalaga pa ba yan kaysa sa laki ng kikitain mo? We are doing God's work here. Tinutulungan natin at pinapautang ang mga nangangailangan. Obligasyon nila na magbayad sila. Di ba? Tama ba ako o tama ako? Tama po. Good. Kapal na mga mukha na ginagawa niya sa pera. Kuya, nakita ko yun! Binagamot ang babae! Eh kuya, hindi naman po sinasadya. Aksidente po yung nangyari. Tsaka, ate, hindi ko naman po kayo tatakbuhan eh. May masakit po ba? Dadalhin ko na kayo sa ospital. Hindi na. Bigyan mo na lang ako ng pera. Ho! Ito ka! Panggapot niya! Kaya nga po, dadaling ko siya sa ospital. Tapos ano, gagawa ko ng police report. Magkaka-record ka lang yan. Anong tingin mo? Kapag-deliver ka pa, ha? Naawa nga ako sa'yo. Bigyan mo lang ako ng pera. Para hindi na kita ipakulong. Okay na mo ba yan? Sige. Huwag na lang po sana gawa ng police report, ha? Kiko, ano ba nangyari sa'yo? Saan ka ba nang galing? Kanina pa ako sinisingil. Asan yung pera? Ate, naka-aksidente ako eh. Wala akong choice. Ay, pag-aregyo, pinigay ko na yung pera natin. Diyos ko naman. Ang gagawin natin? Ate, sorry. Patayin mo nga yung phone mong yan, nakakadagdag stress. Ate, paano na yan? Hindi ko alam. Hindi ko alam gagawin natin. Ate, sorry. Tao po. Catherine Rivera po. Ano po yun? Ma'am, delivery po. Para po sa inyo. Ito po. Pa-pirma na lang po, ma'am. Salamat. Salamat po. In-order ka, ate? Wala. Di kayo galing na kay nanay yan? In loving remembrance, Catherine Rivera. Ate, ano to, prank? Sa susunod ka baong na ipapadala ko sa inyo kapag hindi kayo nagbayad ng utang. Ate, kung
Ibenta ko na lang kaya muna yung motor ko. Wow, gamit mo yan sa trabaho eh. Hindi, para lang tumigil yung naniningil sa atin, yung nangungulit sa atin. Wala na rin tayong choice eh. Kiko, makakahanap tayo ng paraan. Eh paano kaya kung ganito na lang? Mutang na lang tayo sa ibang online lending loan app. Para ipantapa lang natin doon sa naniningil sa atin. O ano na? Akala ko ba magbabayad kayo ngayon? Eh magdadalawang linggo na. Gusto niyo ipabarangay na namin kayo? Parang awa niyo na. Konting extension naman po, please. Eh, hindi naman namin kayo tatakbuhan eh. Ano hindi tatakbuhan? Sus! Nagpapait-painitan. Kinakalimutan niyo na kami. Papail na kami ng kasi.